What's up mga ka-resbak? Welcome back sa aking video. So, ngayong araw na to ay susubukan kong gawin yung pangarap kong matutunan. Yan. Kasi di ba mahilig ako sa motor. At kahit nung bata pa ako, mahilig na akong magbuting-ting ng mga gamit-gamit. Yan. Nung bata ako, nagsimula ako sa electric fan eh. Wala nagturo sa akin kung paano magbukas ng electric fan kasi napapanood ko yung mga gumagawa ng electric fan sa tabi ng bahay ng tito ko. At dati ko pa gusto matutunan mag-tune up. So pag nagpapa-tune up ako, lagi kong pinapanood yung mga mekaniko. Tapos nagtatanong din ako. Madalas ako nagtatanong sa pinsan ko sa Pampanga. Shoutout nga pala sa'yo, Kevin Tungol. Isa siyang magaling na mekaniko. Pati si Tito Dodong. Ayan, yung daddy niya. So, yung pangarap ko, so hindi ko magagawa yun, hindi ko susubukan, di ba? Hindi ako mekaniko. Hili ko lang talaga pagbuting-ting. Ayan. So, susubukan ko ngayon buksan tong cylinder head ba tawag dito? Kasi maingay siya eh. So, eto yung tunog niya. Kahapon, pina-under ko siya. So, eto yung tunog niya. Pakinggan niyo. Binaklas ko na yung tangke. Kahit hindi siya baklasin, pwede. Pero ako, binaklas ko lang siya kasi para malinis ko na rin siya. Lilinisin ko rin siya mamaya pagkatapos. Yan, so tara, samahan niyo ako, buksan natin itong cylinder head. At i-adjust natin yung valve clearance. Yan, so ito yung mga gagamitin natin. Yun sa mga katulad ko na hindi pa nag-tune up. First time ko lang ngayon. Yan, nagtanong din ako yung mga gamit ito. Kasi ito yung nakikita kong ginagamit din nila eh. Ito, feeler gauge. Bumili na rin ako niyan. Tapos ito, kahapon binili ko yung long nose. Ito yung G's. Ito, 6. 10 millimeter. Ito wala to. Tapos, itong 14. Yan, so gamitin natin itong G's na Allen wrench dito. Ayan, ito sa is, para naman dito. So, dito natin gagamitin yung 14. Ito, tapos dito sa butas na to. Ayan. Butas na yan, dyan natin sisilipin kung naka-top dead center na siya. Kasi may mark dyan. 10 millimeter. Pantanggal yan dito. Ayan. Hindi talaga ako marunong dito. Lakas lang ng loob ang puhunan ko dito. Kasi hindi ko matutupad yung gusto ko eh kung hindi ko siya susubukan, di ba? So, kunyari, gusto nyong matutunan yan. Pinapanood. So, hindi nyo masusubukan. Hindi nyo malalaman sarili nyo kung talagang kaya mo. Kung hindi mo, i-actual, diba? Oops. Ito nga pala. Hindi natin mahugot. Sabi sa akin na, hindi mahugot to kapag hindi siya naka-top dead center. Ito-top dead center muna natin siya. Yan. So, tingnan natin. Yan, yung ikot nga pala pa counterclockwise. Dandaan ko lang eh. Okay. Yun, sakto. Yan. Yan, so ito siya mga ka-resback. Ayan o. Kita nyo ba yung letter T? Yan. Nakatapat siya ron sa guhit. So, ibig sabihin yan, naka-TDC na siya or top dead center. Yan.
Yun. Yan. So, tingnan natin kung makalob na siya, no? Ayan, no? Kita niya? Yan yung indication na naka-top dead center na siya. Makalog siya magkabila. Ayun na. So, sukatin natin ngayon ng pillar gauge. Ito pala yung intake. Yung intake, siya yung nandito sa may carburetor. Linya ng carburetor, yan. Tapos yung exhaust, ito. Itong nandito sa may tambucho. Gamitin na natin ngayon itong ano, itong filler gauge. So, ang standard ni Alpha, sabi sa akin ni Kevin, yan. So, ito yung gagamitin ko. Hindi kasi yung daliri ko. Gitan natin ng long nose. At kita na natin siya. Tapos itong kabila. Yan. So, nakaset na siya sa standard na valve clearance ni Alpha, yung 0.08. So, lagay na natin yung ano niya, cylinder head. So, ito yun. Yan. Lilinisin ko na lang muna kasi masyadong kalat yung ano yung gasket maker. Yan. So, lagay na natin ito. Ito dapat siguraduhin nyo na malinis ito kasi baka mayroong mga pumasok na mga maliliit na matigas na bagay. So, masusugatan nyo yung mga gear sa loob. Dapat malinis ito. So, lagyan lang natin ng konting gasket para siguradong hindi siya magli-leak. Pabit na natin siya. Yan. So, hirapan na ikabit. Hindi, dinadaan-daan ako kasi baka yung gasket pumasok doon sa loob.
tsaka baka magasgas yung, siyempre hindi ko naman alam yung sa loob na yun, di ba? Kaya pinagtsagaan ko lang talaga. Tsaga-tsaga lang. So, balik na natin itong lock. Para dito sa... Ayan. Tapos, tap natin ito. Jeez. Okay na siya. Isound check na lang natin ngayon. Ayan, na nakabit ko na yung tangke at saka yung buwan. So, anay muna natin. Testing natin kung ano ba tunog nito. Para niyo yung tunog ngayon. Yan yung tunog niya ngayon pagkatapos niya maibalik sa standard na bulb clearance na 0.08. Yan, tapos ito, pakinggan niyo naman to. Ito yung bago ko siya i-tune up. Oh, di ba? Nakita niyo yung pagkakaiba nila, di ba? So, ayos. Pwede na akong, pwedeng kahit ako na lang lagi mag-tune up nito kasi alam ko na, di ba? Oh. Kung hindi ko sinubukan, hindi ko siya matututunan, di ba? So, kaya talaga, so kung gusto mong, kung may gusto kang matutunan, kailangan hindi mo lang siya pinapanood, hindi mo lang, hindi ka lang nagtatanong. Maganda yung naitatry mo rin, na i-actual mo. Para, iba kasi kapag yung nasa ano mo na eh, yung ginagawa mo na ng kamay mo mismo. So, hanggang dyan mga ka-resback. So, isa na namang kaalaman yung nagawa ko, di ba? So, dati, linis-linis lang, change oil, tapos palit ng bearing. So ngayon marunong na rin ako mag-tune up. Hindi pa ganoon kagaling, di ba? Pero at least na-try ko. So sa susunod, na-improve ko na may improve yan. So hanggang dyan na lang mga ka-resback. Salamat ng marami sa pag-stay nyo hanggang sa dulo ng video na to. At sana marami pa akong matutunan para ma-share ko din, di ba? So tuloy-tuloy lang tayo. Yung mga gusto nating gawin, kung saan tayo masaya, gawin natin yun. Huwag lang yung masasama, hindi maganda yun. Yung mabuting bagay lang gagawin natin. Diba? So, hanggang dyan mga ka-resback, salamat ng marami. At muli, nagpapasalamat ako kay Kevin Tungol. Yan. Siya yung tinatanong ako. Mekaniko siya. Mekaniko siya ng eroplano, mekaniko rin siya ng sasakyan, ng motor. So, ganyang kalupit yan, si Kevin, si Pinsan. So, pati si Tito Dodong, yung daddy niya. Magaling din yan sa sasakyan. May, kung gusto nyo pala, kung mga taga Pampanga kayo, tapos gusto nyo magpagawa ng sasakyan, yan, puntahan nyo lang sila. No, sila sa Natividad, sa Guagua, Pampanga. So, hindi ko alam yung exact address nila eh.
So hanggang dyan na lang mga ka-Resbak. Salamat na marami. Peace!